Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Radiant Team Dire Team Pick. Ito na mga sir. Sa last series na i-cover ni Koenig din sa BTS Pro Series Southeast Asia, ako nga pala si Daddy A. Ngayon, di na siya picture ngayon mga kaibigan na nandito na siya. Nabisita lang saglit. No, kasi private dan. So ito, 032 Dota versus MG Trust. Itong 032, ano na sila no? Nasa, parang sira itong kabila dyan. Nasa pinakababa din na group. Sige. Alam ko pang 9 ata sila or sira. Pang 10. Tapos itong MG Trust, alam ko 5 bracket sila. Pang 4 ata sila eh, no? MG Trust? MG Trust, pang ilan? Alam ko pang 4 sila eh. So, hindi, parang kumbaga, malakas dito eh. Parang malakas sa kanan. Kailangan talaga ng ano dito, 032 na manalo. So, ito. Picks nila dito is Taskar. Ayan, yeah, standing yeah, natin. Yeah. Nilabas na ni Direk. Ah, okay. So, MG Trust, oh, nga, pang-apat nga sila. Then, yung 032, ah, pang-ano sila, pang-walo. So, kahit pa paano, nasa ano pa rin sila, lower bracket. Ano yan, XC, saka Fnatic, malalaglag na talaga sila dan. Makapalala lang sila ng 2-0. Alin, XC? Ano ba? Oh. Kasi puro zero sila, puro zero ano sila, zero. Zero, ano ba 'yung zero? Yung panalo 'yan, 'di ba? Ano, win tie loss. Ah, okay. Ah, win tie. Oh, wala pang panalo 'yung tatlong teams. Yung 0-3 to Fnatic siya X eh. Wala nga. Baka 2-0 'yung tatlong ano 'yan, 'yung tatlong teams na 'yan para sure na ay hindi naman siya sure o malaki lang 'yung chance mapunta sila sa ano, sa lower bracket. 032 saka MG Trust. So ito, pick ng 032 dito is Taskar, Patrider and Morphling. MG Trust naman, Tidehunter, favorite ni Masaros. Oo, Masaros okay. Special. Then Ember and Mirano. So ito Ember, mong hero to ni ano, ni Fearless. Grabing ano ko dito mukha, parang sobrang ano, itim ko dito. Di naman, baka nataon lang. Baka mali lang yung lighting, siguro kailangan mo lang lumapit. Pag lumapit ka naman, nakakaputi naman eh. Ito, ano yung fourth pick nila dito? Ano yung sagot nila? Sa Tidehunter pick. So, I think okay ata sa kanilang pick is Rubik. Kasi maganda yung mananakaw niya. Ki Tidehunter, ki Ember, Visiring Chains, okay yun. Tapos ki Mirani, Pana. Tapos yung Mulachado ko sakasakali. Pero kung mag-Rubik sila, pwede baka ilagay nila yung Batrider sa ay offline pa rin Batrider ba gawin nilang 5 na lang yung task. Ah, Night Stalker. Oh, Night Stalker. Okay. Ano kaya magiging lane ng sa Night Stalker din? Sa tingin ko baka to mid offline then baka mid Batrider. So pa napanood yung mid na Night Stalker. So yung game yun? Mid Night Stalker. Ang ko dito rin sa BTS yun eh. Ba Europe, pa Europe. Parang hindi wala pa nakikitang sa Southeast Asia na nag-Midnight Stalker. Hindi, meron nag-Midnight Night Stalker na Arana. Dito pa si Kuya Nick nun eh. Alimutan kung sino ang team yun eh. Basta... Iniisip ko eh, basta meron Naga Siren. Maganda tong Naga Siren pick. Kasi kulong sa crowd control yung 0-3 ito. Kaya kung tama yung prediction nila na offlane Night Stalker to, kung matatapat ang Naga Siren, mabububog yung Night Stalker. Or walang magagawa yung Night Stalker against kay Naga sa lane. Maka-free pa itong Naga Siren. Tsaka nakita ko na mag-Naga rin dito si Jackie. Usually, di ba, nag-Naga siya or PL? Yung mga Illusion Base Hero. Malupit. Tama, baban talaga nila yung Disruptor kasi yun yung synergy nun, yun yung combo. Nakate. Nakate. Ano ba mga pwedeng setup dyan sa song? High spot. Song, Ravage, tapos post-fight na. Mayroon kasi yung Ravage eh. Mayroon pa timing yun eh. Oo nga. Hindi, song muna. Hindi, kung magsasong tas Ravage, ang hirap nun. Ang hirap yun. Bagay, no?
Kasi pwede pang makabitaw eh, no? O, kaya makapag-BKB pa. Kasi so, kung, kunyari, ice bath, ayan, matik pag nilatagan ng ice bath, song, before ice ng song, stang ka talaga. So, ano kayang maganda nila? Parang post 5 na lang kasi tama. Yung post 5 na lang ulang nila. Sa tingin ko, okay na yun. Yung Jakiro. Or, sa tingin ko kasi, kailangan pa nilang, sa tingin ko, ganun gagawin na magandang reliable dun sa, reliable lockdown. Phoenix, sabay pwede. Pero mahirap din time. Mahirap din eh, okay. Yung, super na, yung song into Supernova. Pero pinakamaganda na lang pang combo nila dyan is yung Mirana. Yun. Ayan, yun talaga. Secure na talaga Among Us. Among Us, ano? Grabe Among Us, no? Wala pang talo. Tipong... 5 seconds. Bakit? Eh, ako na. So ito, ano ang last pick kaya dito na ano? Nang 0-3-2. Ano kaya? Zero, pero ano na tato yung Phoenix mo ang post 5 na tato. Oh, may naman lang talaga parang nakikita kong kulang sa kanila kanini. Ano kaya yung last pick nila dito? Ang kulang sa 0-3-2 para sa akin, this is... Sabi ko, post 5, pwede naman na nilang gawin mid-bat rider to. Maganda naman siya against Naga at Ember Spirit. Ano tingin mo sa Phoenix? Bakit siya na-pick doon? Usually kasi pinipick mo to talaga mayroon kang plano eh, no? Sa tingin ko dahil na sa Sunray. Maganda sa Sunray. Si Sunray against ano sa Morphling Chanay Stoker. Pang sustain tas pang ano mang malakas na DPS. Okay. May wombo combo naman sila kahit pa paano eh super ay Ravage into Supernova o Supernova into Ravage. Post 5 din yata ang kulang nitong kabila. Oo, sa tingin ko post 5 talaga yung kulang nila. So I think baka defensive support na lang pick. Uy. So mga ano to, may support ba Trider attack or hindi, teka. Baka post 5 task up post 5 ba Trider. Okay. Then Midnight Stalker nga sila. Then nag-go Flint Center sila. Midnight Stalker. Di ko alam kung trip ko tong Midnight Stalker. Alam ko ginawa na talaga nila yan. Ginawa nila yun, na-pull up nila yun. Ay, hindi ko tanda. Hindi ko kasi matanda kung sino nag-Midnight Stalker dito sa Southeast Asia. Eh, sa BTS, Southeast Asia. Oo. So, hindi ko alam kung paano... Ay, hindi. Nakita ko naman pero hindi ko alam kung perfect fit ba sa lineup ng 0-3-2 itong Night Stalker pick. Pero maganda naman siya against Ember Spirit, Naga Siren, Tidehunter kasi... Lalo kay Tidehunter kasi kahit mag-pop yung Kraken Shell kung nandun yung Crippling Fear. Basta silence pa rin. Wala pa rin, no? Maganda rin naman agad siya, Ember. Siyempre, kahit mag-yules. Kumbaga, talagang protection mo lang sa Crippling Fear yung ano, yung BKB. Pero pinakabayad talaga yung ano dyan, yung SS, yung Degas Engine. Malaking ano, malaking impact sa laro. Kasi, ang laki ng vision na bibigay pag pinap yung Degas Engine. Tapos maganda rin naman yung ano, yung Night Stalker. Pagka nagpagabi, then kunyari nag-egg tong si Phoenix. Tama. At di, ano pa lang, magiging arrow pala yan, no? Yung mawawala yung ano niya, attack speed ko sakasakali. Mawawala yung ano niya, yung hunter in the night, pag nag-ano pala. Pag super na. Pero parang wala silang ganong catch dun sa merp. Ah, yun ang problem. Yung lineup ng MG Trust. Parang ano lang, song into pana. Yun lang nakikita kong, ano lang, parang crowd control. Pero so, pag tinan mo yung apat na pick ng 0-3-2 dan, Tuskar, Bat, Rider, Night Stalker, Centaur, ito yung mga gustong ano eh. Yung malakas sa pick-up na heroes, no? So, ano ba timing ng gabi? Anong minuto ba ang gabi? 5 minutes. 5 minutes, 15. 5:15? 5:10? Hindi ba 5:10? Hindi, 5:15. 5:15. Kasi pag 10 minutes, umaga na ulit yan eh. 5:15:25. Mga ano, odd number. Boss, kanino pwede bumili ulit ng voucher? Isang code sa PNXBet. PM nyo lang po yung page ni Kuya Nick, Sir Paul dyan. May sasagot po sa inyo dyan about saan. So ito, pahalaan mo natin both teams. Sumula ko na side ng 0-3-2 WM Ninja Boogie. Sa kanyang Batrider Nico, sa kanyang Night Stalker, task dito ni Matthew Bok, sa kanyang Centaur, and si Natsumi, sa kanyang Morphe. Sa side ng MG Trust, Boombell using the Phoenix Q with the Mirana, Peerless using the Ember Spirit, Masaros with the Tidehunter at Jackie,
gagamit ng Naga Siren. Alam mo si Q yung post-4 dito ng MG Trust. Ah, malapit. Oo, malapit min, no. Kumbaga dito sa tournament na maganda yung performance niya. Consistent siya sa ano, sa paglalak. Loki DJ yung si Q. Ayun nga. Oo. So, ito. Parang ina-expect ata ng ano dito. Ang 0-3 ito na mag-smoke papunta sa may baba, itong MG. Pero mukhang magkakamali sila ng hula dito. Nandito si Macho tsaka si Nico, so mukhang tatry ata na promotion. Ay, naglagay na tag team dito si Macho. May boots pa siya. So, ang yung pag, tanong nila yan, no? Pang gap close niya is sobrang ganda. Pwede silang promotion blood dito. Ayan, tag team tapos Sticky. Speaking of Sticky, tignan natin kung... Sumasaras ko lang. Nandiyan na. Pero at least nakaiwas sila dun sa nyan, sa Trajan na yung MG. Dalawang bounties masisecure. Ah, hindi, tatlo. Tatlo masisecure dito na. Ah, ganda si Book eh. Si Retrito, oo. Ganda na kan dito, starting item ni Book ah. Dalawang ano, agad ring upper jet. Pwede niyang gawing... Pwede niyang gawing hood, yung hood, isa. Pwede. Then yung isa, pwede niyang gawing trunkle. Okay, ah, maganda to, oo. Maganda yung ginawa nila adjustment mid Naga against Nightstalker. Kasi lugi talaga si ano dyan, no, Nightstalker. Si Nightstalker against Naga. Wala naman siyang ano, skill na pang crowd control eh. So ang ganda ng ginawa nila adjustment. So Ember Carry yung ginawa nila. Kasi para sa akin medyo may mahirapan si Naga against Kay Centaur sa lane. Kasi siyempre isang double edge o dalawang double edge, ubos agad yung illusion eh. So ang ganda ng ginawa nila adjustment sa... Kinilikulang nila, tama lang rin no. Yeah, syempre, mid Naga to. So yung XP, mas malaki. Unlike kung safe lane na Naga, may kaagaw siya sa XP. So si Neo dito, oh, magkaka-farman lang to eh, no? Tier 1 pa lang siya dito. Di ba lamang sa CS? Tsaka ano kasi, taas ng base armor na ito yung Naga. Di, parang di ka narasin ni Nightstalker nang gamit yung, ano niya, yung right click niya lang. Ay no, 8. 8 ba? Wow! Oh, 8 na. Sa hindi, lalo pag umaga, hindi naman ganun kalakasan ito eh. May parang, problematic na talaga yung panaging gabi. Parang terror build yung base armor eh. Ganun yung datingan ng lane mo sa isang Nightstalker eh, no, Dan? Tsaka dito sa may top, kahit pa paano, may killing potential sila dito kay Bok. So, tinrailing pala nila yun, no? Yung, ayaw yung baba, oh. Grinding. Okay, eto na nga, nag-pop na kaagad ang tag team. Pero malabong mapatay nila. Pero magkaiba sila ng target. Ang hirap. Kahit level 1 pa lang dito si Type. Ah, binak nila yung medium camp. Ah, okay. Binak nila para hindi maka, ano, makapala ng neutral dito si Mirana. So, handa rin sila, ready rin sila dun para sa isang Mirana na ito ni Q, no? Pero isa sa mga comfort heroes na yun dito, ha? Speaking of Arrow, yung katatama nga lang kay Ninja Boogie. May follow-up naman kami from Mazaros. Firefly ko, comment rin ni Ninja Boogie into safety. Oh, at meron siyang salve, yun lang. Hindi pala able to si Mirana, eh. At least, na, di ba niya na-incendi dun to? Pwede na siyang makapana ng neutral. Oops. Bagay, hindi na rin kasi uso ngayon dan yung pumupusong pana eh, no? Boss, mag-message ka lang. Ah, okay. Ala ko, boss, oo. May message ako eh. Hindi, parang delay kasi yung chat. Delay, Jin, yung chat eh, no? Delay. Ah, okay. Kaya pala. Ilang minuto, Jin? 3 minutes delay. So, ito, grabe yung ano dito, last hit and denies ni Natsumi. 16-12. Level 3 na siya dito. Habang yung dalawa niyang kadapat, level 2 ba lang? Partida, tinry lane pa nila kanina yun. Tama. Oy! Arrow. Level 1 lang kasi singlash, kaya medyo di pa ganun kataas yung duration. Baging hirap din patamain nun eh, no? Slow lang yung ano mo. Yung pag, parang magiging ano mo, setup doon sa Arrow. Ang hirap. Compared kung sa Mastan. Parang ba pinakamaganda nilang setup ng Arrow dyan? Searing Chain, oh, saka... Searing Chain, tsaka yung snare ni Naga. Oo, yun lang. Pero yung dalawang yun, pwede nga ano, maiwasan lang ng Yulz. Okay na Snowball Save, mamaya ni Taz kung sakaling magkaroon siya ng Blink Dagger. Oh, yung mga naghanap ng real money betting site dyan, pnxbet.com. Pero may makatanong kayo about dyan sa pnxbet mga sir. Message nyo lang yung page ni Kuya Nick. Ito ang page ni Kuya Nick. Siyempre kung gagamit kayo ng code, Lupon WX lang. Yan. Natulungan nyo rin kami lahat. O nga pala Dan, kamusta yung studio sa Cavite? Ah, okay naman. Sarito. Na medyo na-amiss ako sa itsura ng building. Kaya dito. Nag-house tour ako kanina eh. House tour? Oo. Kala nga may third floor na doon. Meron, kaso ano. Under construction roof, pa na. No? Rooftop. Ah, rooftop. Ganda nga eh.
Ewan ko kung matatapos na yung sa baba. Yun yata yung gagawin ano sa Civil War, harapan ng 5 PC, di ba? Ah, baka. Sa ground. Oo. Jackie, nakakuha nga siya ng haste. So, so far, maganda yung farm ng Naga, ng Morphling, ng Ember, ng Centaur. Si Tidehunter lang talaga hindi masyado nakapag-farm. Pero the rest na 5 core, okay yung farm. Ito mahirap kasi pag ganun, naka-snowball yung, ano, yung lane ng Morphling. Ang hirap ng pigil lang, ang hirap ang patayin. Lalo na pag ganyan yung magkasama sa lane, Mirana, Chat, Tidehunter. Oy! Sa top, nabigla na lang tayo ron. At first blood, makukuha rito ni Boombell. Ba't ganun yung item ni ano? Muslim ba yun? Nino? Si Centaur? Ang daming sing-sing eh. Grabe nga si Dendon. Siguro no? Ano, baka mabibili siya mga mapampakunat na items. And gusto niya mong kunin yung mga ring-ring na yan. Puro para, sustain na. Para bumili ng hood, ng Vanguard, kung sakasakali siya ng Defiance. Ay, ng ano, ng Trunkit. Ito na, naggabi na. Pati nga, Eugene yung saglit yung ano, yung item ng Centaur. Parang tatlong ring ata yung binili niya. O, tatlong ring nga. Apat na nga, meron pa isa. Dati, di ba na Dota 1, uso, ano, limang helm? Helm of Dominator. Ay, hindi, yung helm of Iron Will lang. Iron Will lang pala, oo, tama. Kunat na eh. Ngayon, yun naman na uso. Maaring nga pa dyan. Pero may post tayo. Nung lagata. Yung isa, alam, si Natsumi siguro. Hindi ko lang kung naka-bootcamp tong 03 to. Sa tingin ko, hindi ata naka-bootcamp tong. Sa kanilang bahay lang ata yan. Bagong buong team din, bagong buong team rin to eh, no? So, sa tingin ko malawo, nakabootcamp na yan. Hirap ata Night Stalker kasi single lang. So, tingin natin kung mag-ano siya din. Mag-adjust dun sa parang kainanip ni Night Stalker na single target. Malawo, mag-build siya ng Rajas, ng Mjolnir mamaya, up against Naga. Kasi para sa akin, kukulangan sila ng, ano, ng crowd control kung... Sa tingin ko, nakikita ko ng crowd control nila eh, si Morphling. Tsaka yung ano, Centaur, kahit kumpahan na yung double edge. Uy! Ito na, snowball. Araw nga rito. Pala ito? Bagal nila ah! Kinotongan ng double edge. Yun lang, si Bo. Sa Slide of Fist, si Ring Chain umabot pa rito sa may Centaur. At 2-0 para sa side ng MG Trust. Macho rito, tinutukan ng Sunray. Kasi Ring Chain sa ata. Pero merong Fire Remnant si Peerless nga rito, already level 6. Searing Chains, Arrow, hindi nga rin tatama. Here comes the Snowball. It's buying some time, pero kalungkutan din nga niya makakancel nun. Fearless nagbote pa nga rito. Habol under the tier 1 tower rito sa side ng 032. At still, patay pa rin doon si Machu. Parang ano, expected na ng MG Trust yung ganung play ni Taz eh. Kasi sobrang tagal niya tumayo doon sa, ano, sa low ground eh. Yung mga ganung plays sa Taz, talagang ano eh. Parang alam na alam na. Muna ako sinong unang gumawa nun. Si Jerax ata unang gumawa nun. Kasi yung time nung simula pa lang niya sa Liquid, or nung parang ano na siya, yung palayas na siya doon sa Liquid. Palayas talaga yung term eh, no? Nakalimutan ko na yung term eh. Basta nung paalis niya siya sa Liquid, grabe mag-task yun eh. Shoutout nga pala kay Christopher Ponce eh. Delegacy injured natin. Doon ko siya unang nakitang yung gumawa ng ganong move. Yung i-ano mo, ano ba tawag doon? Eyeshard. Eyeshard papuntang low ground. Pantay lang pala sila ng level ng Ember, no? Eh, safe din kasi yung Ember eh. Pero si Nico dito yung mga rotations niya is, wala na, no? Wala siya nakukuha. Wala siya napipiko. Oo, abang yung katapat niyang mid laner, ano lang, talagang tamang farm lang. Mm-hmm. So, ang gagawin dito ni Centaur is Recta Hood pala. Ay, Recta Pipe. Hindi na muna siya magdadagger o kaya pakunat pa na item like Vanguard, Rekta, ano, agad pipe. Pero kahit mag-Rekta pipe ka, mananakit ka doon sa Slide of Fist tsaka sa ano, right click ni Naga mamaya. Grabe talaga yung punishment na nabigay ng Morphling doon nung time yung deny ni Natsumi. Shoutout daw kay Christopher Ponce sa Balo. So ano kayo magiging item dito? Yan naman yung level ng Tide 5 lang siya. Level 25 denies. Na mahirap pa naman pag si Tidehunter is medyo nahirapan sa lane. Parang ang dali niyang pating pag wala siya masyadong item. Pero time parang pag hindi maganda yung start ng Tidehunter, mangyari is yung rubbish niya parang hindi magiging threat sa teamfight. Parang okay lang kayo makipagbitaw ng rubbish kasi alam mo naman na ano, walang masyadong item yung Tidehunter na pampakunat. Aso lang, favorite din naman ni Masaros to siguro. Alam naman niya kung paano gagawin niya dyan. Dami namang stocks dun. Sa kabilang camp.
At Bok dito makakasalubong pa nga niya yung Naga. Hoop stamp, hindi natama. Back to farming na naman yung San Naga Siren. So, still farming dito si Naga. Gusto gawin ng 0-3 to pressure rin ni Naga eh. Mm-hmm. Yung problema, hindi nila ma-pressure kasi maganda rin yung mga defensive ward dito ng MG Trust. Ayun, may isa silang ward papunta sa may Ancient pero na-deward din ni Ninja Bogey. At least magkakaroon sila ng access. Sa clip ba nila guys? Sa clip? Hindi ata. Sa high ground lang ata. Mm-hmm. May maganda namang ano, isang ward nung 0-3 to. Malapit sa jungle. Parang malag. Ito na yung snowball. Double lip coming from Q. Mga abutan pa rin dito yung Merana. Malapo. Parang naglalag, no? Oo. Parang medyo yung lagay. Pero buhong sa Dota ata. Mm. So, si Nico dito, alam niyang medyo nahirapan niya sa lane. Kailangan niyang, ano, parang humabol sa farm. So, mag-mides na muna siya dito. Medyo bossit. Aaraw. Tatama nga rito kay Machu. Kumpatay na naman tong Tuskar. Hindi ah. Uy, nakapag-shard pa nga. To safety. Naglalag yung Dota. Ah, naglalag. Oh. Naglalag ba Jin yung Dota? Parang naglalag yung Dota eh. Dota ata yung naglalag. Hindi stream. Yun lang. Ano yun? Packet loss? Ping? FBS? Yun lang. Ganda, ano? Packet loss? 24. Oh, yun. Taas. Parang lag eh, no? Ha. Naka-bootcamp daw yung 032. Okay. Up! Eto na nga. Nagpagabi. Peerless nga rito. Silence na ako nga siya ng bounty. Pero makapag-fire remnant out. Boombell naman ang hahabulin nga nila dito. Meron pa siyang Icarus dive. Masaros. Wala, hindi na yung mahahabul to. Already level 7 pero merong Ravage. Malabong mapatay din nila dito yung naga. Oo, hindi na nila ipapos to. So at least, umaga na and wala na Dark Ascension. Ang tanong, gagawa ba sila ng play? Hindi pa ata level 6 yung Merana. Level 6 pala. So mong ano ulit sila, play passive itong MG Trust. Pero ma-memoration ng to ng lane itong ano. Safety farming lang eh, no? Sa may... Meron naman silang catapult, pero mid naman ang target dito ng MG Trust. Ay, mas okay to. Sa oo. Na, MG Trust, mid yung mga kuha. Siyempre, mas pipiliin nga nila may mas okay. Pinaiman nga mga sir, Glyph of Fortification ginamit dito sa side ng 0-3-2. Hmm. At tanong, ide-defend ba ito ng 0-3-2? Tatingo hindi na kasi wala silang, ano, wala silang Dark Ascension. Mahirap kung may ano sila. At ito yung magginawa ni, ano, ni Tidehunter. TP agage sa may baba kasi alam niyang hindi na kukontest ng 0-3-2 kasi wala ng Dark Ascension. Ayun pala ang pinaka-problema, ha? Ano? Ano yung pinaka-problema? Pagka hindi pala gabi, hindi sila makalaban. Ah, may... Kung pagka pwede naman sila mamaya pumalag, kahit walang gabi, basta mataba na yung Morphling nila. Kaso ngayon, syempre, kailangan pa ng ano, mga items farm ni Morphling eh. Alam naman natin yung timing niyan, ha? Pero Nico rito, nag-second skill. And here comes the Icarus dive. Hinahanap pa rin nila yung Night Stalker. Ganda ng Searing Chains. May Supernova ba? Kaya hindi na nga nag-hesitate dito si Phoenix si commit yung kanya Supernova. Here comes the Snowball. At tama rito kay Fearless. Pero successful yung pagputok ng isang Supernova. Macho nga rito Delgado doon sa may 3 line. Here comes the teleportation coming from Natsumi at Fearless. Gigil si Fearless. Under the protection of MLS. At Macho mabibigyan. Ayun. Nabigyan nga siya ron. Naduraan pa nga rito si Ninja Boogie. Still tier 1 doon sa may safe lane. Nakatayo pa nga rin. Here comes the Icarus dive coming from Boombell. Pero that si Fearless, wala nga ito siya. Slayer Fist. Pero makapag-remnant. Buti na lang, may isa pa siyang remnant. Makapag-out sila. And yung Torre sa may baba, kahit di ata nila babasag, okay na sila doon kasi na-pressure nila. Almost papatay na rin yung Torre. So, 1K Goldie dito sa MG Trust. Doon makikita yung factor na dalawang Torre na yung nababasag nila. So, ito atang stock. Ancient stock mong kay Tidehunter. Tidehunter ata ito. Kung recover niya sa man. And si Tidehunter, mga item niya. Magana muna siya ata, Vladimir's, para pang buff dun sa Naga. Siya pang lifesteal niya pag nagano siya. Nag-anchor smash. Physical type eh, no? Ah. Ganda, unang pagpatok ng egg, successful ka agad. May inaabot ka agad. So I think ano ba inintay siguro ng 0-3-2? Talagang ano, kailangan mo na magka-item dito ng ano, Morphling plus ano, magkaroon ng dagger itong si Centaur. Then, pag may Dark Ascension yan, pwede siya pumalag. Ano ba yung item ng Morphling? Mukhang manta ata ate. Mukhang magmamanta nga ata siya. Pang debuff nung Searing Chains. Pang debuff nung ano, Bezel. Medyo na... Pero mukhang ano ata ito eh. Mm. Recta BKB. Casual ya siya lang ata. Bubuhin niya. Nag-up na sa level yung Night Stalker. Dan, no? Mm-hmm. Buo na ba yung minus niya? Wala pa. Malayo pa. Ito problema kay Night Stalker. Pag di masyado naka, ano, nakapag-farm, di nakakuha ng mga early kills. Nakapag-skill, ano, no? Oo, sa nighttime. Ang maganda. Eto na nga, Stampede kinamit nga mga kaibigan. Inaabot naman ng Searing Chain si Bok.
Teleportation na nga lang sagot ni Centaur, pero merong arrow. Natatama, supernova, igunamit na nga rin mga kaibigan, pero wala yata silang pambasag ng egg. Let's see, ito lumapit nga yung Morphling. Na-break nga nila yung may egg mga sir. Snowball tatama, silence nga rito. Sinapak pa nga pa ang ating isang Merala. Fearless nga rito madadamay. At somehow, 0-3-2. Oo, no? Ganda. Ang ganda ng play ng ano doon, 0-3-2. Para mag-gusto nilang gawin is, farm lang sila, pero pag natrumay na bumik off or tumifight na itong MG Trash, ano, hindi sila parang sasagot agad sila. Hindi sila, hindi nila haya na may isang mamatay sa mga kambi nila. Which is good kasi ayaw mo naman na masayang yung Dark Ascension mo ng ano lang, ng hindi na gagamit. Na Spirit Vessel na yung ano, Ember Spirit. Kumbaga, kung may tatry pumikoff side ng MG Trash, kung may Dark Ascension yan, pwede silang gumaw. Pero kung wala, ayan, pwede silang ano, magpaano, relax lang muna. May Midas na rin dito yung Night Stalker. Manta style naman yung ano, Naga Siren. Parang taba nung Naga Siren. Oops, Searing Ching. Tumama sa the Scar. Nice block ng ano, Eye Shard. Pero makakatawid nga yun yung Ember Spirit. Sinapak pa mo nga sa mukha rito si Fearless. Sunray ito tutok. Pero mukhang patay pa rin. Dinelay lang. Oh, dinelay lang yung pagkakamatay. Pero nice space pa rin dito. Itas na nagawa. And sinaga, may manta na, no? After manta, usually, hindi na inaano. Diffusal. Scuddy na agad. Pero sa tingin ko sa ganitong game, okay siya mag-ano, diffusal. Kasi maganda yung mana burn against Morphling sa Night Stalker. Oo, totoo ka. Tsaka kaya no din, kay Centaur. Yung apat na, yung tatlong yan, mababal lang yung mana pool. Uy! Uy! Naku! Nag-hesitate sila. Tigan na, no? Di ata nahagip ng vision nila yun kanina. Pero sayang, di nila nakakita si Morphling doon. Sayang. Yun ang pick-off sana. 2K Goldit na pala yung MG Trust, ha? 15 minutes. Ang bilis na basag ng mid. Parang hirap tumingin nga sa chat ngayon yung pagka-delay, eh, no? Naninibago ba? Oo, kasi isipin mo. Ano? Naninibago pa lang tayo sa ngayon. Para ito na yung galing sa future. No? May nangyari na yun. Ah. Para ito nakasmoke nung tatlo. Oo, aangat nga sila doon sa may triangle. Centaur now pero having si the dagger. Pero si yung yun. Ito na nga, stampede ko na meet mga sir. Tingnan natin kung ano ba mangyayari nga doon. Ma-brought down kaya nila rito si Mazaros. At medyo makunat. Supernova nga rito nilapag. Pero natagalan nga sila dito. Ravage ko na meet. Tatama nga sa dalawa. Nandito ni si Q. Arrow will connect dito kay Nyung Jabugi. Mukhang susunod na nga rito si Matthew. Eye Shard ko commit, the Scar will fall, so two supports. Yun ang problema. Side ng 0-3. Sa smoke dunk na yun, unang nakita or nakapag-break na smoke yung si Tidehunter. Kumbaga napilitan silang patayin yung Tidehunter, pero and then, siyempre ang hirap patayin ni burst lang agad nung, ano, nung Tidehunter. Level 3 Kraken, min. Nang di nakapagbitaw ng Ravage, plus meron din siyang hood eh. So, ang kunat niya talaga. Pero at least, dalawang support lang naman namatay. Sa side ng 0-3 ito. Side. Okay pa rin naman yun. Parang naging kainat na sa side ng 0-3 ito. Kasi wala nang ano. Wala nang Ravage tong Tidehunter. So, pwede silang gumaw or pwede silang maging aggressive sa mga. Kaso bagay. Pwede rin gabi. Pwede nga pakinabangan yun. Ninja Boogie. Pwede abutin nga rito ng pana dun sa may low ground at Ninja Boogie. Speaking of first 10 kills. Nasa MG Trust pala. Talagang continuous lang yung farm dito ng Naga Siren. Hindi siya namamatay. So, malapit siya sa kanyang Skadi. Si Natsumo hindi rin naman namamatay. Parehas naman sila ng Morph. Kaso nga lang, in terms of network, Naga talaga. Mas mabilis talaga mag-farm yung Naga. Galing siya mid eh. Kumbaga, pagka-pop niya ng illusion, parang tatlong jungle or apat na jungle or limang jungle pwede niya ma-farm at the same time eh. Yun ang kaganda kay Naga Siren. Item ni Q. Yung mag-heal siya. Yul Scepter. Ah, may clumsy net siya, min. Ito sa mga magandang tier 2 item yun. Mana regen, tapos dagdag na stats. Jin, paklik mo nga yung item, Jin. Dito sa ano. Oy, ito na nga. Tingnan natin, Stampy. Napaligiran nga rin si Fearless. At in-uppercut na nga ni Matthew. At nice Natsumiso na healing spree. Na-set up na ng healing change yun. Ay. Ay. Tama, na-set up na healing change nung Morphling. Nice pick off. Or, oops na pata yung na ganun, no? Magsimula. Alam ko, oops na. Ah, Searing Chains ba? Tier 1 tower. Uy! Pana? Pana? Tatama rito kay Natsumi? Tignan natin, Supernova. Inilapag na nga rin. Okay, dito sa may mid lane. May bakbakan pa nga rin.
Ninja Bogey mo ang ma-out position at Bat Rider will be the first one to fall. Mazaros, Makunat. Parang sakit ng Naga. At Book, tamang double edge nga lang rito. Tama na uppercut nga yung Naga Siren pero Makunat. Sabi nga rito ni Dan, Ravage kinumit. Inaantay nga lang mga sir. Sakto nga sa tagal ng laban, no? Makapagod. Oo. Pero delgado pa rin nata dito. Si Morphling inabol siya dito ng dalawa pero hindi na sila aaman. Hindi na po first. Pero ganda ng snowball save doon ni Matthew. Napakagandang snowball save. Kumbaga, natamaanan na paano si Morphling eh. Pero dahil sa snowball save na yun, nabuhay pa si Morphling. Pero tatlong kampi niya or tatlong heroes dito sa 0-3-2 namatay. Sayang, hindi nila napatay yung Tidehunter kasi kanina, tiyatarget na nila yung Tidehunter. Tidehunter na naman, Tidehunter na naman bumusit sa kanila. Tagal nga nung clash, di ba? Sa tagal nung clash, ano na. Nagkaroon ng Ravage ulit. Nag-up na yung Ravage. Ito, may post na naman. Sino nag-post? Natin. Disconnectin na agay. MG Trust. See you later, nerds! So, ito. Sa network, talagang tuloy-tuloy lang yung network dito na Naga-Siren. Mm-hmm. Pero ito, ang hirap kasi, parang ano, masyadong malaking lamang nung Naga-Siren against Morphling. See you later, nerd. Sa tingin ko, dapat pag sa ganyang matchup, dapat hindi masyadong lamang yun, ano, yung Naga-Siren para kayang sabay ng Morphling sa ano sa right ligan. Wala, kayang-kayang pumalag ng Naga, tinangki nga silang tatlo. Kasi mangyari tingin ko, parang ano lang, hindi naman sila nagkakan, like, one item ahead, yung Morphling o yung Naga-Siren against each other, pero... Para sa akin, hirap talagang sabayan si, ano eh. May nahirapan sabayan si Morphling dun sa mga Illusion by Zero. Like, PL, Naga. Kasi wala siya masyadong, ano eh, crowd control eh. Pwede nga talaga siya mag-diffusal dun eh, no? Yung Naga. Sa tingin mo, pwede pa. Pero, muwang late na eh. Kasi kung mag-diffusal ka, dapat check an item mo. Kung yun ang kinyo niya eh, no? Ano yan? Ano na? Kinukuha lang ako si number ko. Shoutout pala kay BDC. Ano, nood niya yung dito. Hatakan na lang pababa. Grabe naman si Tom. No? Unlike cash na ganun ba? Sarap naman. No? Daming chika bebe. No? Oo, ayos ka. Ito na magintom. Yung scepter na rito si Mirana. So may dagdag na siya pang setup dun sa arrow. Exciting niya for stuff. Pero sa tingin ko pwede rin na. Pero siguro naisip niya mag-force stuff na lang para pangtanggal dun sa ano, sa crippling creep, pang layas niya. Oy! Nasearing chain nga rito si Macho. Here comes the arrow. Pero tumamaro sa creep. Pero still, patay pa rin. Siyempre, hindi ka pwede mag-ano eh. Mag-snowball save. Pag na ano ka, Naruto. Ang pangit sa snowball, di mo siya pwedeng itigil dun eh, no? Ano lang, ihihinto mo lang yung, ano, yung animation. Papatagalin mo lang. Hanggang doon lang. Pero si 0-3-2. Hindi na yata nila i-co-contest ng tier 2 tower. Meron pa sage creep. And pagkakuha nila ang tier 2, pwede na sila mag-Roshan. Roshan, yun nga. Oo. Pwede kasi up yung magkakaroon na rin nata ng Ravage. La Supernova ba? Ating ko. Ah, pero... Ninja Boogie nga rito, matatagpuan. Nandun sa clip nga si Bumble, pero makikita nga niya. Here comes the Yun Scepter. At naku po. No way of escape. See you later, nerds na nga lang. You know? Grabe yung dalawang ibon na yan, ah. Nagbakbakan sa, ano, sa tuktok. Ha? Nagasarin dito after ng, ano, sa kanyang Scadini butterfly, ah. Matik. Alam ko may evasion din nata na ano yan, na talent 3 sa level 20. Pati nga sa Great Eugene. Alam mo ito kasi yung talent 3 yung Naga eh. Hindi na masyadong nakapag-Naga. Talent 3. Level 25 pa. Level 25. Ang tagal-tagal pa dyan. Pero usually yung kinukuha dyan yung Riptide. Hindi yung ano, yung evasion. Mas maganda kasi yung Riptide. Yan na, speaking of Roshan nga rito, sinisimula na. Riptide tsaka ano yun eh. Tsaka Gash, yung bilis na mag-Rush. Sinisimula na nga ng MG Trust, pero mukhang masisecure nila to. Ah, mag-ano lang siya, mag... Gintanggalin mo yung mouse. Okay lang to, yung build na to para sa akin yung Abyssal. Maganda. Para kay Naga-Siren, kahit na mag-BKB si Night Stalker, kaya mag-BKB yung Morphling, kaya nilang pigil yung Naga-Siren. BKB na yung NS?
Dati favorite kong item yung kinagagari. Yung Abyssal, yung Dota 1. Nung may ano pa, yung recipe pa ng Abyssal is Sacred Relic. Tsaka ano pa yung isa? Ah, tayo. Nalala mo yan? Sacred Relic yung... Pero hindi ba siya tumatalon nun? Ah, hindi pa. Bro, ganda kasi ng Abyssal nun dati. Ang laki ng damage na bigay. So, mahal. Ayun yata ang pinakamahal eh. Oh, dati. Sacred Relic siya. Nakalamuto ko ng isang item na yun. Na component ng Abyssal. Hindi siya Vanguard eh. Kasi parang ano yun eh. Hindi nga Vanguard. Parang Abyssal 2.0 na yun eh. Yung Vanguard. Yung component. Yung Abyssal talaga ang pinakabayad ngayon. Ang ganda kasi pang makuklose mo yung gap eh. Oo. Kumbaga hindi na talaga kailangan ni Ursa ni... Nataman. Si Ursa talaga yung pinakamagandang example. Kaya hindi na dinadagger. Si Ursa dahil dun sa Abyssal. Oh, pwede siyang bunny hop, no? First skill, tapos ano? Dalawang Abyssal. Lundag. Abyssal. Dalawang lundag agad. So, gagawin dito ng Nightstalker. Speaking of mamahaling item, huwag na ano siya. Nullifier. Pero yung Nullifier, wala na siyang ano ngayon, no? Hindi na siya yung... Mute. Ah, pero insta dispel. Ay, oh, ano, yun, continuous yun. Yung continuous, dispel. Continuous, tama. Oh, tama. Like Lotus Urban, hindi ka pwedeng... Pag-Lotus. Sa tingin mo, daya pa rin yung ano eh. Yung Nullifier, hindi ka pwede mag-yules. O kaya, pag nag-yules ka, matik, ano agad, malalanding ka agad dun sa yules mo. Four step, di rin pwede. Ang daya nung Nullifier. Continuous dispel. Ito, mag-smoke sila dahil meron na dito ang BKB si Nightstalker. Si Morphling, may BKB na din. So, maganda yung timing nila dito. Kaso, yung kalaban nila, merong Ravage, merong Aegis. Pero mukhang si Tidehunter na naman makaka-break ng smoke nun. Ang ganda lagi ng mga pistuhan dito ng mga Saros. Kumbaga, kung magpa-farm yung mga kampi niya, nandun siya lagi sa may harapan. Para kung sakali mag-smoke, like ganito. Ayan na. Speaking of ganito nga, diba? Na agad yung smoke. Kaso nakita ni Tidehunter, edi sila yung matras. Easy ano lang, easy break lang smoke. Ganda pistuhan ni mga Saros. Favorite talaga. Ilang beses pa niya ginamit yan din sa tournament. Si Ring Chain nga kumunag din sa dalawa. May follow-up ang araw dito. Tumama kay Natsumi. Silence coming from the Night Stalker. Silence carry to si Jackie. Bok aangat. Kiwang kanilang target. Yul Scepter nga lang. Here comes the Supernova. Meron pang ang kasamang Ravage. Sino nga ba unang mamamatay? Nico nga aangat with his BKB. Pero mabe-break nga niya yung egg. Machu, sasapak nga rito. Merong Ice Shards. Delegado yata si Machu with his scar. While Ninja Boogie rin sa may low ground will fall. So, two heroes are down dito sa side ng 032 while isa lang sa side ng MG Trust. Grabe yung play dito ng mga Saros. Kung paano siya maglaro dito. Eh, inahabol pa ni Kiwa. Uy! Tinamaan pa naman. Kumbaga, okay lang dun kay Phoenix na ano, na break na or na basag yung supernova niya kasi nakapagbitaw na siya ng Sunray, ng Icarus Dive, ng second skill. Kumbaga, bonus na lang yung reset. Bonus na lang supernova kung mabubuhay ko dun eh. Pero yung damage ng supernova sobrang bayad. Pero kung na-reset yun, todas. Oo, yun. Mas ano yun, mas maluba yun sa side ng Zero Cross. Yun kasi kinaganda ng supernova eh, no, yung reset. Wala, kinumit niya rin yung buhay niya rin, nag-BKB siya, tapos yung egg siya bumasag. Pati si ano, si Natsubi. Pero ang problema kasi is, Yules dito. Oy, pero merong BKB nga si Bok. Wow. Here comes the double edge, itatama kay Jackie, pero merong Aegis of the Immortal. Nalaso nga. Si Jackie. Yung isang Naga Siren, pero nandito pa rin yung mga tropahan. Snowball, tatama rito sa Naga. Okay. At he will fall. Jackie will have another life. Nasa rito sa may front line. Phoenix with the Sunray. Sino-zone out nga Sunray sila dito. Sunray. At back to the ball game na naman. I don't think magbabag kong MG Trust kasi meron nga, silang song. Kung sakaling madeligado position. Nila. BKB, kinamit nga rito ni Nico mga sir. Halos kalahati na nga yung binabakbak nila na buhay ng Rax. At Nico, si Jackie. Still with the BKB. Pero madeligado nga rito si Jackie. Silence nga siya and the pose is there. At Naga Siren is down at 50. Pero papasag na yung ano, Mili Rax ha? Oo. I think babasagin na lang nila to. Kaso ang problema is wala silang ano. Wala silang pang ano, parang pang over out like Dark Rift kasi wala na dito yung Naga Siren. Wala na magsasong, wala na magre-reset. Naghang pala yun. Oo, naghang. Out mo nga yan, Jin yung hide play nga. Pwede bang hide yun? Hindi pwede. Ay, pwede ba? Pwede yan, so, ang ganda ng pagkaka-silence nung Ennis doon, no? Oo. Hindi siya nai-commit yung song. Kasi siyempre, Naga Siren, hindi naman binibikib yan. So, talagang malaking chance mala, ano yun. Ma paano ang situation nila dito? Merong yung Ember Spirit, meron pa siyang Yules. Okay na sa kanila yan kasi si Q yata meron pang Yules eh. Yung Mirana meron pa. Pero patay na yung Naga eh. Si Bumble, meron pa siyang Icarus, 'di ba? Wala. Kailangan ko Kailangan lang nila mag-out. Dami pala nilang Yules, men. Kailangan lang nila i-cut tatlo. Yung ano, i-cut yung loss. Kasi Naga Siren patay na eh. At least kung sinaga lang, okay na yun sa side ng ano, MG Trust. Surprise! Jackie, patay ka na. Pagka ano mo. Pagbalik balik mo.
Okay, ito mga sir, Masaros ang tinatarget dito ni Natsumi. At mukhang ikukuhain nga lang niya attention. Paano naman tatama rito kay Tuskar? Si Q might be in danger. MLS gagamitin rito for protection. Pero meron detection. Nadala si Ninja Boogie. Yul Scepter ni Mirana. Aabuti naman siya ng hoop stomp. Another detection dito para kay Q. Tatlo na matay. Tatlo na matay nga sa kanila. Pero I think okay pa rin yun sa ina MG Trust. Ang kagandang kagandaan kasi sa, dun sa pagkamatay nila is yung level nila. Sobrang baba lang ng level nila. Kaya I don't think itong 0-3 is makakuha ng tier 2, ng tier 3. Mukhang tier 1 lang makakuha nila. Sobrang baba ng level nila. So, bilis na mag-respond. Ah, tama, basher pala. Nakalimutan ko yung basher. May basher nga pala yung abisal. Mahal nun, cost to buy 6,750. Basher tsaka relic. Kaya naging favorite item ko yung dati ng ano eh, ng Dota 1 eh. Nalala ko si Oscar, ininano ko yung abisal eh. Dahil nasa bonus damage. Laki eh. Ah, ang laki. Oy. Silence. Fearless nga rito. Meron last mga sir. Merong heal coming from the Sunray. Pero tignan natin, meron naman siyang Yul Scepter, mga kaibigan. Pero may BKB na laba. Oo. Oh. Iyon, so makamog na. Pero kailangan nila mag-disengage. Here comes Jackie. Opo, Ravage! May Ravage! Eto na! Ravage! Arrow, tatama rito kay Natsumi. Pero na silence mga kaibigan. Mukhang ma-out position pa yata yung MG Trust. Natin pero nga mabigyan. Wave out nga rin si Natsumi. Ravage mo na ba si Morphling? At yun lang, Gus. I-Ravage mo na ba? Gus? I-Ravage mo na ba? I-Ravage mo na ba? Ayaw niya i-Ravage. Ayaw niya i-Ravage. Op, parang Natsumi nakatsin yung TP niya. Inabot pa nga siya ng shearing chain. Here comes the Ravage. Ngayon na pa nga inaantay ni Dan. Mapapaligiran nga ng apat. And Natsumi will fall down. Yul Scepter nga rito gagamitin para kay Tuskar. Snowball just buying some time. Mukhang makakita na nga tayo ng 3 heroes down. Ayun lang patay. Ayun ang problema sa inang 0-3 to. Kumbaga, lahat ng BKB or yung dalawang BKB nung core. Ay, dalawang core, which is yung Nightstalker at Morphling. Kinukomit lang nila. Pambasag ng Supernova. Pero pag nabasag na yung Supernova, ma-take out na sila kasi alam nilang magiging ano sa kanya, magiging threat sa buhay nila yung Ravage. And dapat ang magawa nila is, pag pinap nila yung BKB, make sure na mapatay si Tandanter. Kaso problema, ang hirap. Sobrang hirap pa tayo yung kay Tandanter kahit na wala siyang masyadong defensive item kasi hoot end na lang, Bloods, ang hirap na patayin. Imagine kung may mga ano pa yan, like Lotus Orb, o kahit ano pang papakunat na item. Mas lalo silang mahirapan patayin itong Tide Hunter. Sige na. Basag na yung rocks. Easy lang to. 10 seconds pa yung Morphling. Ayan. Still, medyo nahirapan talaga sumagot itong 0-3 to pagdating sa Clash. Kailangan na manapan nila ng way na mapatay agad si Tide Hunter pagdating sa Clash. Kailangan nilang umallin dito sa Tide Hunter kung sa kaso. Slip quick combo. Ito, mukha kalma lang muna dito MG Trash. Pwede mo saan maghintay ng another rush? Kasi lamang na nila na hindi nila kailangan i-rush itong laro na to. Oops! Under the protection of Moonlight Shadow, aangat si Ninja Boogie. Pero ito na nga yung hoop stomp. Tinatay ko ma-brought down nga sila. Ang gandang arrow naman na ito! Connecting to Ninja Boogie and Batrider will be the first one to fall. BKB kinumit nga rin ito ni Bok. Pero hindi siya maka-atras. Patay rin dito yung NS. Supernova doon sa likod. Nanganganim nga sumabog. At yun nga mga sir. Reset para kay Phoenix. Here comes the Sunray. Three heroes are down. Dito sa side ng 0-3-2. Kailangan na tumakbo ni Natsumi. Na-root pa nga siya kayo from the searing chain. At NS, nag-buyback pa nga siya dito while Machu. Nag-snowball dun sa baba, pero still will fall down. At MG Trust, again, having the upper hand. Ang bilis ng kamay ng ano dun, ng Phoenix, sa paglagay ng ward siya ng Sentry. Handang-handa. And another sa unsuccessful or fade smoke sa side ng 0-3. Ang ganda first one lagi ng ng Phoenix o kaya ng Tidehunter. Oo, kung paano nila i-break yung smoke. Napahirapan nila si Masaros, kaso hindi mo naman tatawagin na special hero niya. Nag-all-in na sila doon kay Jackie. Oo. Sa para mapatay kasi ang problema, may Fairy Fire. Greater Fairy Fire, ang una din yung HP na doon siya, 3K. Yung HP niya, ang hirap din na burst down. Wala na. Nabasag na yung Tier 4 Tower nila. 20 seconds away pa bago mabuhay yung isang Morphling. Pero meron siyang buyback, ha? Na yun, medyo natagalan yata siya mag-isip bago i-commit. Ito na nga mukhang last hurrah na ito mga kaibigan. Silence nga rito ni Nico. Jackie nandoon, target nga niya si Bo. Meme Hammer doon sa may Kotli, Natsumi with the BKB. Pero double kill na nga si Jackie, Ravage nga rito ang limit. Pwede pang mamatay rito yung Nightstalker and GG has been pulled. Well played dito sa MG Trust. Kumbaga, parang para sa akin nakikita kong
kung paano sila panalo dito is paano sila pumesto, lalo na yung Tidehunter tsaka yung Phoenix para pang break ng smoke. Kaya itemization nila para sa akin sobrang ganda. Kumbaga ang ginawa nila is nagpakunat sila para by the time na nagpipe ng ano, nagpop ng Dark Ascension na itong si Night Stalker, mataas yung survivability nila. Kasi pag nagpapop ng Dark Ascension itong si Nico, talagang napapatay lang nila si Phoenix. Pero kung titignan mo si Phoenix, makunat din eh. Kasi may stats din itong bigay yung ano, yung Meteor Hammer. Tsaka alam ko, may plus health din sa level 15 na talent 3 si Phoenix. Tiyo mo sa dit, Eugene? Si Phoenix. Alam ko kinuha niya rin natin health sa level 15. Health ba? O, health din yung kinuha niya, di ba? Kaya kunat eh. Tignan mo nga yung graph, Gene. Yung graph lang. Graphs down. Graph. Sa taas. Sa tabi na scoreboard. Scoreboard. Yan. Na players network. Talagang di napigil yung parang ni Jackie, no? Talagang ano, nairapan siyang pigilan dito sa game na to kasi. Dayo, man. Hmm. Baga, ang dami niyang camp na fa-fireman. Kasi, tapos, isang beses lang ata siya namatay, no? Oo. Isang beses lang siya namatay. Oh, sa babae yung nag-post. Oo, oh, yun lang. Pero, yung na pagkapatay niya na yun, eh, sobrang ano, unacceptable. Acceptable kasi nabasag na nila yung Tore. Pero, in the end, para sa akin yung MVP dito si Masaros. Kung paano siya, ano, no, pumesto. Bugbog siya sa lane nun. Mm. Diba? Pinahirapan siya sa lane. Level 5 lang siya nun. Level 7 na yung morph. Yung mapawareness nung, ano, nung Tidehunter kung paano siya gagawin. Alam sinong, na alam niya kung sinong paano. Sinong unang pinik? Night Stalker o Naga Siren? I think yung Night Stalker. Ah, tama. Night Stalker yung nang pinik. So, pag-counter nila, no? Tama, tama. Hirap din talaga. So, tingin ko next game ba, iba nila yung Tidehunter ng Masaros. Masyado masakit sa ulo. Oo, oh, ang galing niya gumamit niyan eh. Iba talaga yung komportable kay. Bagay, dali naman niyang gamitin. Kaso, ang galing niya i-execute yung hero. Oo. Tsaka, sa tingin, Tidehunter basic lang naman siya gamitin. Pero kung paano niya kasi laruin, kung paano siya pumesto, kung paano siya mag-build, di ba? Pero, yun mga sir. 1-0 na po yung side ng MG Trust. So, mag-short break lang kami ni Dan, mga kaibigan, ha? Okay nga alis para sa game number 2, we'll be right back. Hi Sol, kasi support ni Sol eh. Kasi Alec nga pala offline. So si Axel kaso ano hindi